ang iyong lingkuran. Maglalarawan ng kumping bilang alaala sa amin nung kami ay nasa piling panayaman magunan. Ito si baby. Sa limang magkakapatid na babae, ito ang pinakamodelo sa pagkaunawa sa isang ina. Alos kanyang binabalikat ang mga gawain sa bahay na hindi gustong gawin ng kanyang mga kapatid na panganay. Ito ay pangalawa sa bunso. Pero ito ay napakamaunawain. Napakabait, napakatalino, napakatahimik, pero napakasipag sa lahat ng gawain sa loob ng bahay. Hindi siya napapagod. Ang oras niya sa pag-aral ay ipinakikita niya na siya ay mayroong nais abutin sa kanyang buhay para magbigay ng isang kaligayahan sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Minamahal kong mga kasama dito ngayon na naglalamay. Ito si baby, wala ninyong makikita na siya ay makakakuha ng kagalit. Hindi marunong magsalita na kayo ay magagalit sa loob ng tahanan, sa pakikisama sa labas, sa espelahan. Nakita ko, nasubaybayan ko, sa lahat ng limang kapatid ko, ito ang pinakamodelo na nakuha niya ang galit ng aming ina. Kaya siya ngayon, nakikita ko larawan siya ng aming ina na yumauna. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa kanyang pagpapamilya ngayon, nakita ko kung gaano katyaga ng aming ina. Ito ngayon nakikita ko sa pagpapamilya niya. Mapagmahal at maunawain sa kanyang asawa at saka sa kanyang mga anak at saka kung anong problema na kanyang nakukuha, kaagad ipukonsulta niya sa kanyang nakakatandang kapatid. Ito si baby, nung siya'y nagpapamilya na, yung aming magulang sa kanya ay nanira nung may sakit dito sa Maynila. Puro lahat ki baby nakasalalay. At saka yung aking ama, gayon din nung magkasakit, ito palaging nakikiusap sa akin, Manoy, tayo ng dalawa at saka itong bunso, pagtulong-tulungan natin na si inay, si tay. Nasa piling niya palagi, ayaw nang ipagkatiwala kahit kaninong kapatid, kundi sa kanya. Napakabait nito ni baby na ang lahat gusto niyang mapaligayahan, mabigyan ng tulong sapagkat gusto niya makilala na siya ay modelo sa pagkamaunawain. Si baby may likas na kabaitan, may likas na katalinuhan, may sasipag. Kaya itong batang ito, nakita natin sa kanyang pagpapamilya, lahat na itaguyod niya, lahat na pagpasinsa niya, yung lahat na gusto ng kanyang mga anak na kapritso ay kanyang sinusunod na may pagka-patient. Silang mag-asawa, nakikita ko, ubod ng napaka-compatible ang kanilang pagsasama. Lalo sila ito, napaka-bait, napaka-mabait. Minsan, kung anong problema hindi nakakaintindihan, Manoy, si baby, nagagalit siguro sa akin. Bakit ka ko? Eh kasi, ay namasyal ako, nag-inom ako, ayaw niya akong mag-inom.
ayaw niya ako magkatuwang manabarkada sa pag-inom. At ito na alala ko sa ganyan na pinagpanin dito sa akin, na alala ko na itong kapatid ko nito hindi marunong magkipagbarkada sa labas. Ang gusto niyang kaibigan sa loob ng bahay, yung trabaho kanyang gusto ipakita sa amina, na ang lahat ng gawain parang halos kaya niya. At ngayon sa pagpapamilya niya, halos ngayon din kaya niya tumulong kahit kanino. Kaya mga minamahal kong kapatid, mga nandito mga pamangkin namin, mga manugang, sana kunin natin yung kabaitan itong kapatid kong ito na yumaw na. Nakinuha niya yung ugali ng nanay namin, na halos lahat kami gusto niyang may taguyod na makatapos pag-aral. At palaging sinasabi, kayo ay maging mabait, huwag umanap ng kaaway, palagi magpasensya, kung maaari, iwasan lahat sapagkat mahirap mayroong kaaway. Kaya ito si baby, ganyan din. Ito, pag ginanakita na lang, dahil hindi ito marunong magsalitang yung umaway, na inaaway na siya. Ngayon, mga minamahal kong kasama. Ngayon, sinabi sa akin mga itong kapatid ko, pinapento na ako. Dahil alam niya, kalalabas ko pa lang sa ospital. At ako nga, bawal sa akin, mahamungan. At ako ngayon dapat nakapahinga na, sapagkat ay may gamot pa akong kukunin. Apat ang balik ako sa ospital. Kaya, dahil itong sa kapatid kong ito, hindi ko maiwasan na hindi ako dumamay. Unang-una, ako ang panganay na anak na lalaki, kaya ako ang padre di pamilya. Nasa responsibilidad ko. Kaya kaninang pagdating ko, si Lito, tinawag ko, Bayaw, ano ang programa, anong problema? Kung ano ang kakulangan, mag-usap na lang tayo. Baga man ako, galing sa sakit, pero hindi kita pababayaan. Huwag kang magbago dahil si mami mo, kahit ganito, talagang pabulong lang. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagkakataon nito, dahil bawal nga sa akin magsalita, pero pinilit ko, alang-alang sa kapatid kong, napakaunawain, mabait, palaging tatawag sa akin, Manoy, yung help mo, kalusugan mo. Manoy, may gamot ka pa? Kako, meron. Manoy, nasaan ka ngayon? Kako, huwag kang mag-alala. Sana, kami pupunta dyan. Namili na kami ng dadaling dyan na ulam. Kako, huwag na. Sapagkat, ako ay hindi na kain ngayon ng mga malalansa. Kaya mga minamahal kong kapatid, ako'y nandito, alang-alang sa kapatid kong napakasipag maunawang matulungin. Kaya dito sa mga anak niya, nakikita ko na nataguyod lahat. Sana mapatunay nila na si Lito, kanilang ama, mahalin niya, nilang lubusan tulad ng pagmamahal ng kanyang ina at sa inyo lahat na mga magkakapatid. Sa gabi nito, ako lubusan ng papasalamat sa lahat ng mga nandito. Ano man ang kakulangan ko sa pag-arap ito sa inyo, hinihingi ko ang dispensa at maraming salamat. Magandang gabi sa inyo.